Hi everyone, welcome back sa aming channel. For this evening, tuturuan ko kayo ng simple tips. Hi. Hi, my daughter is here. Hi. Okay. So tuturuan ko po kayo ng simple French fries. You eat your French fries. Mommy is recording a video. Okay? So simple tips on how to reach were 1,000 subscriber in less than a month. Ayun po. So, kung baguhan ka po sa YouTube, ito po yung requirement para monetize yung account po. So, when you say monetize, yun nga, yung lalagyan ka na ng ads ni YouTube. So, two requirements ang kailangan mong i-reach. First is you need the 1,000 subscribers. Second, kailangan mo ma-reach yung 4,000 watch hours within 12 months. Okay. So, first is ito. Ito yung first goal natin talaga as new YouTubers. How to reach the 1,000 subscribers. So, simple tips lang. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ito na yun. Ito yung tip ko. In my opinion, ha, kasi ito yung ginawa namin sa amin. Number one, gumawa ka ng video. Yung sarili mong video, wag na yung copy-paste from iba, tapos i-upload, baka makapiright ka pa. Gumawa ka ng sarili mong video, make it short. Ayun. I love the French fries. Make it short. Short video lang, kahit mga 1 minute plus or 2 minutes. Para yung manood sa'yo, pag may bumisita sa'yo, yun, papanoorin nila ng buo. Kasi sayang kasi yun eh. Marami ako nakikita, matataas yung mga videos nila. Ang ending, like ako, dati may mga video ako matataas. Ang ending, nang in-view ko na yung analytics ni YT, yun ko nalaman na may algorithm silang pinapalo. Yung parang, minomonitor yan nila yung hanggang saan yung duration ng wina-watch ng mga watch, ng mga viewers. Parang, oo, pag nag-click agad sila, nag-subscribe agad sa iyo, or nag-like agad, or nag-comment agad, na hindi pa, parang, ano ba yun, nung term, yung watch time nila is shorter than expected ni YT. Ayun, mare-reject yun. So, sayang. So, make it short, like 1 minute or 2 minutes, and then click na, short, make sure lang na, original content mo. Tapos yun, mag-click yun. Madaming mag-view nun. Mm-mm. Tapos, tip number 2, maging active ka sa community. Ayun. When you say active sa community, join ka po ng mga live stream po. Marami pong mga nagla-live stream na mga YouTubers din na kagaya natin. Stop it! Magkami pong nagla-live stream ng mga YouTubers na like us. Yung mga baguhang YouTubers like us. So, like, example po, si Madam. Hi, what the ano better po? Channel? Oh, shut up, no. I'm giving tips to them. Like po si Ma'am, ano po? Oh, you go to your sister. Ay, sister! Hi, Tata! Why are you crying? You watch her. Anay na natin. Okay. Next po si Ma'am, ano po? Madam Pinobre Vlogs po. Si Ma'am Pinobre Vlogs po. Siya po yung isa sa mga malaki yung naitulong sa akin para mag-achieve ko yung first 1,000 subscribers ko. Okay? Join ka po ng LS tapos marami ka pong magigain ng friends. Shut up, I'm not doing live stream, I'm recording a video. I tried your tarpin. Did you eat na your French fries? Wala na. Nahurot na? Okay, you wash your hands there. Uh-uh. So, ayun po. Join ka po ng LS tapos maging active ka sa community. So, when I say active ka po sa... Shut up na. I'm giving tips. How can I give tips if you're doing such things? So, if active ka po sa community, marami po ang mag-comment back din sa'yo. Mag-subscribe back sa'yo. So, when I say active sa community, ayun, join ka ng live stream, nood ka ng maraming mga videos from iba't ibang genre, or ganun. Genre para music lang. Load ka ng mga videos na iba-iba yung theme. Tapos, leave ka ng comments. Yun.
para pag, pag marami ka kasing appearances sa ibang mga channels, like me, ako pag nag-view ako ng isang channel, ah, itong ginagawa ko kasi, of course, ginagawa ko ano yung tama dapat para hindi masayang yung effort ko. Tapos makatulog ako sa ibang mga YouTubers like me. So after ko yung mag-comment, tinitingnan ko sa ibaba, sino yung mga active eh? Sino yung mga activers last a day ago or few hours ago or minutes ago. Tapos pag nakita ko ay active ito, puntahan ko ng channel niya. Ganun yung ginagawa ko. So for sure naman eh, pag mga usually mga bagong YouTubers nagre-return ng favor. So more or less babalik din sa iyo ang favor. Pupunta din sila sa iyong tahanan. And last tips ko, tip pala, last, yun, be a responsible YouTuber. Dapat alam mo yung mga rules and policies. Ako kasi nang nag-start ako, akala ko okay lang yun talaga yung mag-respect ka, maglagay ka ng comments like, please subscribe ba, please, ganun, mga ganun, like, pumunta ako sa kubo mo, bisitahin mo ako. Akala ko dati okay lang yun kasi nakikita ko yun eh. Pero nang nag-browse ako ng rules and policies ni YouTube. Ayun nga, may mga words pala na bawal kasi mas pa spam. When you say spam, mababasura, hindi magiging counted. So, yung ginawa ko, nag-aralan ko yung rules and regulations, load ako ng mga videos, helpful videos about tips and how, paano po hindi ma-spam yung mga comments natin or how to gain more subscribers. Tapos, nanonood ako live streams para makagain ako ng knowledge din with our fellow YouTubers. Yun lang, make it simple. Again, i-repeat ko lang. First, you upload a video, make it your original video, make it short, but may laman, may content para mag-click sa mga viewers. Two, active sa community. So, make sure lagi kang active. Like, in a day, mag-spend ka talaga ng oras na nakikita ka, maging visible ka sa public. And lastly, be a responsible YouTuber. Dapat alam mo yung rules and policies, and then alam mo yung mga bawal, at alam mo rin kung paano mo give back sa mga sumubscribe din sa iyo. No need ka nang mag-comment eh, basta as long as mag-comment back sa channel nila, as long as ayun, alam mong ginawa mo yung tama. Kasi it's give and take lang dito. Pag small task na YouTubers like us, hindi kasi tayo instant talaga na mag-grow eh. Ayun, yun yung challenges ko yung nag-start din ako sa YouTube. Ayun, hindi kasi ako ganun kasikat. expected na yun na hindi talaga natin makukuha agad-agad yung requirements. But with the help of other people's and especially to our families, friends, mga relatives, at yun, sa YouTube community, yun, possible naman lahat. Okay? So, I hope po may natutunan kayo sa aking simple tips. I don't know if natutunan kayo, pero sana meron. Again, thank you very much for watching, and please don't forget to like and subscribe.